Habang tayo'y naka-lockdown, pwede ho kayong mag-declutter sa inyong mga bahay. Yung mga hindi na kailangan, pwedeng ipamigay. Katulad ng grupong ito sa Facebook na nag-declutter para kanilang maibahagi ang mga hindi na nila kailangang appliances. Nagmahal ka na ba ng walang hinihintay na kapalit? Pero sa huli, kailangan mo pa rin pakawalan? Baka naman time nang mag-move on at maglinis-linis ng kalat. Awit! As in, ow! At sakit! Pero bago pa mapunta kung saan-saan ang hugot na yan, ang pinag-uusapan po natin, pre-loved appliances at items na isinusuko, ipinamimigay ngayon ng libre. Opo, may refrigerator, washing machine, oven, kahit pa aircon. Pamain na lang mga sis! Isa sa mga closed group sa Facebook na nauna sa ganitong kalakaran, ang Declutter Manila. Para kang araw nag-online shopping sa dami ng items na makikita rito. At hindi lang appliances ang ipinamimigay nila. Meron ding furnitures, damit, sapatos, laptop, libro, kahit pa school supplies, lahat libre! Kailangan lang magpaunahan sa pag-mine sa gamit na nakapost. Isa sa mga nagpost para ipamigay ang kanyang pre-loved clothes, si Ken, na idodonate ang 18 piraso niyang luma pero maayos pang mga damit. Advocate ako ng zero-waste lifestyle and I am trying na mag-live ng minimalist lifestyle. Naisip ko na why not ibigay na lang to sa ibang tao na nangangailangan para magkaroon ng bagong buhay yung gamit ko. Just give it for free na lang din sa ibang tao. Ang post ni Ken, agad minine ng taga-Pasay na si Mediatrix. Ang napiling damit, maingat na binalot ni Ken. At saka ipinadala sa courier na ang delivery fee, sagot na syempre ng pagbibigyan. Meron pa po siyang kasamang pants. Sweater pa to. Long sleeve. Wow, sakto-sakto. Thankful po ako sa mga nakuha ko. Magagamit ko po siya sa pang-araw-araw. And sa nagbigay po, i-bless pa po siya ng Panginoon po. Sa ganda. Feeling mayaman. Ang basic na dapat natin gawin is yung pag-disinfect ng anumang bagay na balak natin ipadala. Hugas din tayo ng kamay bago natin hawakan kung anumang item ang ating ipapackage. Labahan natin ng maayos kung kaya pa nating plantsahin para ma-applyan ng init at ma-package natin ng maayos. I recommend ipackage lang sa kahon, wag na sa plastic. Pinaka-the best yan is ibilad natin sa araw. Pero kung may inaabangan daw talaga sa mga decluttering group, walang iba kundi appliances. Si Vivian ang ipinamigay, useful lalo ngayong maulan. Washing machine. Hindi nag-drain. Sabi ko, ipamigay na lang. Na-enjoy ko na kasi every time na I post, somebody is already responding na I need that po or thank you po. May discernment na nafe-feel mo that this person really needs it. Isa sa mga nabiyayaan ng libre ring washing machine sa sinalihan niyang decluttering group, si Lovely. Nagkataon yung sa washing, interested ako kasi malapit din siya. Nag-try lang ako mag-mine. Pandemic nga, lahat ng gagastusin mo, kailangan iisipin mo kung saan mo siya dadalin. Instead na gastos ko siya sa pagbili ng brand new, dapat mas maging wise. Ang brand new na ganitong washing machine, nasa 10,000 pesos ang presyo. Pagamat luma na, maayos pa raw ang makina. Mapapakinabangan pa! Ito pong isang pihitan dito. Nireplace lang po ito. Wala na siya nung binigay sa amin. Tapos, ito pong sa yung makina lang dito. Kinabit lang yung kable. Dahil nga tag-ulan, mas napapadali yung paglalaba dahil hindi na kami magmamanual. Meron na ring decluttering group sa iba't ibang panig ng Pilipinas, gaya ng nakabase sa Zamboanga.
isa raw sa mga suki sa pag-mind sa mga post dito, si Abigail. Pero kung may inaabangan daw talaga siyang makita. Kabinet na paglalagyan ng damit. Hirap daw kasi siyang mag-budget, lalo 200 pesos lang ang kita niya sa pagiging dishwasher. Yung plywood pa lang po, tapos yung 2x2 na kahoy gagawin mo, pang foundation pa lang, mahal na po yun, magli-labor ka pa. Hanggang ang pinakahinihintay niyang item, nakita niya sa kanyang timeline na nagmadali siyang i-mine at sa kanya nga ito napunta. Malaking tulong din po siya. Kasi yung style po namin sa kwarto, parang patong dito, patong doon. Para po sa akin, na ina, na sumali po dito, di po dapat ikahiya. Kung pwede mong hingin, o di kaya may magdo-donate sa'yo, take the chance, grab it. Ang dami mong gamit, pero hindi mo naman kailangan. It might be useful for other people. Everyone's not feeling well. There's a lot of people na parang na-depress or nag-anxiety attack. It makes you happy rin to make a difference. Ngayong may pandemya, malaking tulong ang pagiging maaliwalas. Hindi lang ng ating isipan, pati na ng ating kapaligiran. At ang nile-let go mo, may iba naman nang mapapasaya. Awit! Bagay sa akin, mukhang mayaman. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.